Itira sa Bong, storm signal number 2 sa ilang lugar sa Northern Luzon. Ito'y matapos lumakas ang bagyong Helen na inaasahang dadaan sa lalawigan ng Cagayan bukas. Doon, mahigpit na binabantayan ang mahigit 180 na barangay na madalas bahain. Pero ang ilang residente, wala raw balak lumikas kahit ramdam na ang paghagupit ng bagyo. May report si Teresa Andrada. Maghapon na naging tuloy-tuloy ang buhos ng ulan sa Tuguegarao, Cagayan ngayong araw. Kabilang ang probinsya sa mga lalawigang nasa ilalim ng storm signal number 2. Kaya naman ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, itinaas na sa alert level 2 ang status ng monitoring sa bagyong Helen. Naka-alerto na ang rescue units. Nakahanda na rin ang relief goods para sa evacuation centers. Inabisuhan na rin ang mga Municipal Risk Reduction Management Office na maging alerto at maghanda. Meron tayong standing order naman sa ating mga munisipyo, Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, na kung sakaling merong pagbabago sa mga ilog natin, they have to conduct preemptive evacuation. 188 sa 820 na barangay ang binabantayan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan. Pawang mga low-lying areas kasi ito at madalas bahain tuwing bumabagyo. Kabilang dito ang barangay Poblacion Centro Gis na malapit sa Cagayan River. Itinuturing na catch basin ng Cagayan River na dinadaluyan ng tubig mula Magat River sa Isabela. Pero ang mga residente rito di alintana ang masamang panahon. Mas abala ang ilan sa paghahanda para sa pista sa Webes. Ang mga residente ng barangay Poblacion walang balak umalis ng kanilang bahay sa ngayon. Kahit pa noong nakaraang taon, lumubok ang kanilang mga bahay sa baha. Pwede naman daw kasing sumakay sa bangka sakaling bumaha. Naghihintay na lang kung malapit ng magbaha. Lilipat na lang kami sa taas na lugar. Para sa akin, hindi na. Dito na lang kami. Sa taas na lang, tutulda na lang. Yun lang talaga ano namin. Wala naman kami pupuntaan, ma'am. Nanawagan naman ang Cagayan PDRRMO sa mga residente na makipagtulungan sa mga otoridad at maging mapagmatsyag. Na huwag magkampante kasi hindi natin alam ang weather. So, dapat nakahanda sila. Sa kabila ng masungit na panahon, natuloy naman ang bangkarera o boat race bilang bahagi ng pista ng Tuguegarao. 16 na bangka ang nagkarerahan sa Pinakanawan River. Hindi naman alintana ng mga kalahok ang taas ng tubig sa ilog. Teresa Andrada, GMA News.